Tumayo po ang lahat. Magalak tayo. Nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdirirang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa Tanang Kinapal at ikaw yung tinatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob, ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungan sa Motrasya at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inaakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia na taga Thyatira at mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi na namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awita ng bagong awit.
purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magala ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirap niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong nagninilay sa pagtatapos ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung kaya nga't mapapansin natin na ang tema ay pamamaalam sapagkat pinaghahandaan natin ang kapistahan ng pagbalik ni Jesus Nazareno sa Ama. Kung mayroon man tayong dapat
maunawaan, diretsyang magsalita si Jesus. Kung ang mga nagtitinda, ang mga nangangampanya, ang mga nanliligaw, sinasabi lang yung mga magagandang bagay, at doon sa huli na lang natin mapagtatanto na hindi pala lahat ng bagay ay maganda. Si Jesus sa Sareno, sa simula pa lamang, nilinaw na niya na hindi magiging madali ang lahat kung susunod tayo sa Kanya. Kung yung mga nagtitinda, yung mga napapanood natin sa online shopping, yung mga marketing, commercial, sasabihin, ito ay magandang produkto, pero bandang huli makita natin may side effect pala na hindi maganda. Yung mga nagpapautang, sasabihin, oh, murang-mura lang makukuha, pero sinasabi, ganito pala katagal yung interest. Kung yung mga manliligaw, ipinapakita yung magagandang katangian nila, pag nasagot na, doon mo makikita marami rin palang depekto. Kung nung kampanya, sasabihin, magagawa natin lahat ito, pero pagkatapos makikita natin mga pangakong napako pala ito. Si Jesus Nazareno, hindi niya sinasabi para lang tayo mabola. Kaya nga, di ba, sabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ang kanyang krus. Kaya sa simula pa lamang, malinaw na kay Jesus Nazareno, ang tunay na Kristiyano may krus na papasanin. Kaya hindi tayo dapat magtaka, bakit naman nananalig ako pero may pagsubok pa rin ako? Bakit namamanata naman ako? Bakit nahihirapan pa rin ako? Dahil pagharap natin kay Jesus Nazareno, sasabihin niya, hindi ko naman ito itinago sa iyo. At ngayon, sinasabi din niya, ang mga nananalig sa akin, uusigin, pagtutulungan. Malaya po tayo, mapalad tayo dito sa Quiapo. Marami kayong oras na pagpipilian para magsimba. Mula kanina pang alas 5, hanggang mamayang gabi, pwede kayong mamili ng oras para magsimba. At malaya nyo itong nagagawa. Pero alam nyo ba, mga kapatid, meron tayo mga kapanalig sa ibang bahagi ng mundo na hindi malayang makapagsimba. Sa iba't ibang kadahilanan, hindi sila malayang makapagsimba, makapili ng misa kasi kulang ang pari. Kaya sa ibang simbahan, sa ibang bansa, minsan lang magkaroon ng misa. Tayo rito, araw-araw, makakapamili tayo ng misa. Pag Biyernes, 16 pa ang misa natin. Sa ibang bansa, mapalad na ang makaroon ng isang misa sa isang buwan. Sa ibang bansa, ang magsimba, huhulihin. Ikukulong ang mga nagsisimba. Naisip ba natin yun? Kung dumating kaya ang araw na huhulihin na magsisimba, sino kaya ang makikita-kita dito sa loob ng simbahan? Makikita ko po kaya kayo? Baka tanungin nyo, makikita po ba kayo namin, Father? Baka kayo rin yung magtago. Pero hindi ito bago sapagkat simula pa lamang sinabi na ito ni Jesus Nazareno. Uusigin tayo. Siguro nga, hindi lang yung pagsisimba, pero yung pagsunod natin sa Kanya, magiging dahilan din na tayo mahirapan. Ang nagsasabi ng totoo, siya ang pagtutulungan.
ang gumagawa ng mabuti, siya ang pagdidiskitahan, siya ang iintrigahin. Yung nagiging kasangkapan ng kapayapaan, ikaw na yung gustong pagkasunduin ng tao, ikaw pa ang mamasamain. Ikaw pa sa bandang huli ang sisisihin. Ang pagsunod kay Jesus sa Sareno, katambal ang pagsubok. Nakahanda ba tayo dito? At sinabi na niya yon sa simula pa lamang. Pero hindi lang tayo binabalaan ni Jesus sa Sareno. Pinapalakas din niya ang loob natin sapagkat sinasabi niya, mangyari man ito, ipinagpauna ko na sa inyo ito, pero ipadadala ko rin sa inyo ang Espiritu Santo. At siya ang magiging lakas at liwanag natin. Siya ang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin natin, kung ano ang gagawin natin. Opo, hindi maiiwas ang pagsubok, ang pag-uusig, ang paghihirap kapag sumunod tayo kay Jesus sa Sareno. Pero tiyak din, kung tunay tayong sumusunod sa Kanya, kung tunay tayong nagmamahal sa Kanya, kung tunay tayong nagtitiwala sa Kanya, ipagkakaloob din niya sa atin ang Espiritu Santo. Kaya nga't sana napansin niyo sa mga unang pagbasa nitong muling pagkabuhay na panahon, nakita niyo yung pagbabago ng mga alagad. Hindi lang sila naniniwala kay Jesus sa Sareno. Napansin niyo, nung mga mahal na araw, mga duwag sila. Nung mahal na araw, naniniwala sila kay Jesus sa Sareno pero nakatago sila sa mga silid. Pero ngayon, nakita natin, wala na silang kinatatakutan. Nasa labas na sila. Ipinapahayag na nila ang paniniwala nila kay Jesus sa Sareno. Kinukumbinsi na nila ang kanilang kapwa na maniwala din kay Jesus sa Sareno. Kahit pahirapan sila, kahit pusigin sila, kahit pagkaisahan sila, hindi matitinag ang kanilang katapatan at katapangan para ipakalat ang mabuting balita sapagkat napuspos sila ng Espiritu Santo. Kaya sa misang ito, mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa. Kapag dumarating ang pagsubok, ang pag-uusig, dala ng ating pagsunod kay Jesus sa Sareno, tumawag tayo sa Kanya. Ipinagpauna niya ito. Sinabi na niya ito noon pa. Mangyayari ito. Kaya huwag tayo magtaka. Huwag tayo panghinaan ng loob. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tumawag tayo sa Kanya na isugo niya ang Espiritu Santo sa atin. Tumawag tayo sa Espiritu Santo. 2 linggo mula ngayon, ipagdiriwang natin ang Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu Santo. At siya ang ating magiging lakas, tanggulan at kaligtasan. Sapagkat ang sinumang naniniwala at sumusunod kay Jesus sa Sareno, kasama din ang Espiritu Santo. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat
na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ngayong kapistahan ni San Isidro Labrador, pagdasal natin lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga magsasaka, lahat ng nagtatrabaho na katulad ni San Isidro, matagpuan nila sa kanilang gawain ang pagpapahayag din ng pananampalataya, mabigyang gantimpala ang kanilang mga pagsisikap at trabaho. Ang mga nagtatrabaho para sa atin, pagdasal din natin at idulog din natin ngayon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang kami maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapala na amin hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin na nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, kasama natin si Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya, patuloy na isugo ang Espiritu Santo para maging matatag tayo sa pagsunod sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nagiging tapat sa pagsunod sa inyo. Patawad po kung minsan ikinaihiya namin ang pagsunod sa inyo at paggawa ng mabuti. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Hesukristo ang ating Panginoon. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na pagligorang ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap sa hainan ng lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa tulong niyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kahapon po ay may nasunugan dito sa may orkesta at agad-agad po tayong nagpadala ng tulong sa kanila. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Bahagi ng pagsunod kay Jesus Nazareno ang paghihirap at pag-uusig. Ngunit huwag tayong matakot. Hindi niya tayo pababayaan. Isusugo niya ang Espiritu Santo upang ating maging lakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila noon ang pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.